Ayan, so guys, clear ito, no? Ang pag-uusapan natin ay kung paano kayo kumita ng pera ng kahit nasa bahay lang po tayo. Ngayon, alam ko lahat kayo naghahanap ng opportunity para kumita ng pera. Ang pinaka-the best na opportunity na hanapin nyo ngayon ay yung hindi maaabala yung mga kabuhayan na meron kayo ngayon. Alam mo, kung ako po itatanongin ninyo, at kung kayo man ay naghahanap ng pagkakakitaan, I suggest, hanap po kayo ng isang opportunity na pwede nyong gawin ng kahit nasa bahay lang kayo. Ah, extra income, pandagdag. Clear? And ngayong gabing ito, tulungan ko kayo dyan. Paano kayo kumita ng pera ng kahit nasa bahay lang po kayo? And alam naman po natin, ang pinaka-problema nating lahat, itong pandemic na ito. Hanggang ngayon, anong taon na? 2021 na. Marami pa rin sa mga Pilipino, hindi pa rin nakaka-recover sa problemang ito. Marami pa rin dito na mumroblema. Marami pa rin dito na walan ng trabaho. Marami pa rin sa inyo na walan ng negosyo. Marami pa rin sa inyo nai-stress, marami pa rin sa inyo na namumroblema sa pamilya, pang-araw-araw na makakain. And alam mo, nakakalungkot. Nakakalungkot. Alam nyo kung bakit nakakalungkot yan? Alam nyo kung anong reason? Dahil dito. Alam nyo po ba, sa mundo, tandaan nyo po ito, alam nyo po ba sa mundo, may apat na pamamaraan kung paano kumita ng pera. Ito yung apat na pamamaraan paano kumita ng pera sa mundo. Una, pagiging isang empleyado. Yung iba naman nagiging self-employed, yung iba naman nagiging business owner, yung iba naman nagiging investor. Ngayon tanungin kita, saan ka nakakapaloob dyan? Isang empleyado, self-employed, business owner, or investor? Ngayon ganito, majority ng mga Pilipino nasa pagiging empleyado. Bakit? Bata pa lang tayo, na mindset na tayo ng mga magulang natin, sabi ng nanay mo, anak, mag-aral kang maigi para pag nagka-graduate ka, magkaroon ka ng magandang trabaho. And sa kasamaang palad, no, nung nagsimula tayong magtrabaho, tsaka natin na-realize na pa sa pagtatrabaho pala, hindi tayo yayaman. Would you agree? Majority ng mga Pilipino na nagtatrabaho bilang isang regular employee sa Pilipinas, majority po sa kanila, namamatay na mahirap. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sweldo, sakto lang eh. Alam mo, majority ng mga empleyado, masaya lang yan, akinsenas katapusan. Bakit? Akinsenas may sweldo. Akinsenas may sweldo pagdating ng abente, anong panalangin ng mga yan? Pagdating ng abente, ng buwan, anong panalangin? Lord, sana maging atrenta na para magkapera na naman. Lord, sana mag-atrenta na para may pera na naman. Lord, sana mag-atrenta na para may sweldo na naman. Pagdating ng atrenta, masaya na naman yan. Pagdating ng atrenta, masayang masaya. Ito tanong ko sa'yo. Pagdating ng ajis, anong panalangin ng mga yan? Pagdating ng ajis, Lord, sana mag-a-15 na. Lord, sana mag-a-15 na para may pera. Lord, sana mag-a-15 na. O, paikot-ikot lang ang buhay. Hindi nyo namamalayan. Ilang taon ka nang nagtatrabaho. Wala ka pa rin ipon. And nakakalungkot. Bakit? Yan ang turo din natin sa mga anak natin. Mag-aral kang maigi, anak, para pag nagka-graduate ka, magkaroon ka ng magandang trabaho. Kahit alam na naman natin sa sarili natin na ang pagiging isang empleyado, hindi makakapagbigay ng secured future para sa pamilya nyo. Alam nyo kung anong pinagkaiba ng Pilipino at mga Chinese? O mga ibang lahi? Ang ibang lahi, pag nagkaanak sila, sasabihin nila sa mga anak nila, anak, mag-aral kayong maigi. Pag nakapagtapos kayo, tayo kayo ng negosyo. Pansin nyo dito sa Pilipinas, sinong mayaman? Majority. Mga Filipino-Chinese, mga Chinoy. Bakit? Sila yung mga nagtatayo ng mga negosyo. Sinong mga empleyado? Mga matatalinong Pilipino. Sinong mayaman? Sinong may pera? Sinong may pera? Yung empleyado, yung negosyante. Yung negosyante. O itong self-employed, ito yung mga maliliit na negosyante. Ito yung mga maliliit na negosyo. Actually, alam mo, ito, ipapasabihin ko to sa inyo, no? Lahat naman ng ito, empleyado ka man, business owner ka man, self-employed ka man, investor ka man, for your information, wala naman lusot yan eh. Nung panahon ng pandemic, lahat naman tayo apektado, sino bang hindi, tama? Nung panahon ng COVID, ito, nung nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng COVID, yung empleyado na problema, bakit nawalan ng trabaho? Pag nawalan ng trabaho, walang sweldo, walang pera, walang pakain sa pamilya, tama di ba? Yung mga negosyante, sa tingin nyo, namroblema rin sila? Yes, namroblema rin mga negosyante. Bakit? Nagsara negosyo. Nagbabayad ng upa, nagbabayad ng sweldo ng mga empleyado. O marami rin sakit sa ulo yung business owner,
yung mga negosyante. Pero alam mo kung anong pinagkaiba nila? Alam mo kung anong pinagkaiba nila? Etong mga empleyado at saka mga self-employed nung panahon ng COVID, ito talaga yung pinaka nahirapan. Bakit? Kasi sila no work, no pay. No work, no pay sila. Sa madaling sabi, for your information, majority, hindi man lahat, pero majority sa mga empleyado at mga self-employed, pagdating ng lockdown, walang pambili ng pagkain. Alam mo kung bakit? Kasi walang savings. Majority sa mga empleyado, walang savings, hindi nakapagtabi. Bakit? Kasi ang kinikita nila, sakto lang sa pang-araw-araw. Yan yung realidad ng buhay. Ngayon, etong anong pinagkaiba sa mga business owner at saka mga investor? Ang mga business owner at saka mga investor, nung nagkaroon ng pandemic, hindi sila masyado na-stress. Hindi sila masyado ng problema sa pang-araw-araw. Alam mo kung bakit? Kasi may savings yung mga yan. Nakapagtabi sila ng pera. Di ba? Kasi malalakas kumita mga yan eh. Malalakas kumita mga yan eh. So ibig sabihin, nakakapagtabi sila ng pera. Ngayon, nagkaroon ng lockdown. Sa tingin mo, mamu-problema sila sa pambili nila ng pagkain araw-araw? Siyempre, hindi. May pera sila eh. O yung empleyado na walan ng trabaho, na problema? Yes. Bakit? Kasi majority ng mga empleyado ang sinisweldo, sakto lang. Ito yung realidad ng buhay. At ang problema, pag ang isang Pilipino, inoperan mo ng business ngayon, ngayon ha, pinag-uusapan natin ngayon, negosyo, hindi po ito pagiging empleyado. Ngayong kausap nyo ako, ang offer ko po sa inyo, magkaroon kayo ng sarili nyong negosyo. Negosyo ang pinag-uusapan natin. Ang sad reality, majority sa mga Pilipino, kapag ka inoperan mo ng negosyo, negative ka agad. Hindi pa naririnig yung opportunity, ayaw na. Mali. Dapat tayo bilang mga Pilipino, kapag ka inoperan ka ng isang business, pag-aralan mo muna, check mo munang maigi. Malay mo, ito yung opportunity para sa'yo. Malay mo, dito ka yayaman. Tama, di ba? Alam mo ako, wala akong hinanakit sa mga empleyado. Galing din po ako dyan. Once in my life, five years po akong empleyado sa isang kumpanya. 5 taon. Din akong naging empleyado. Pero ngayon, nag-shift na ako. Kasi alam ko, wala akong future doon sa trabaho ko. What I did, nag-JC ako. Nag-member ako rito sa TokTok. Nag-member ako rito sa JC. And ako po, 7 taon ko nang hanap buhay po ito. Ngayon, tanungin mo ko, namroblema ba ako nung lockdown? Hindi. Namroblema ba ako nung nagsisarahan mga negosyo? Ako? Hindi. Bakit? Kasi nakapag-ipon na ako eh. Di ba? O ngayon, ang problema, 95% ng mga Pilipino nasa quadrant na yan. Sa pagiging empleyado at saka self-employed, 95% ng mga Pilipino, ang tanong, isa ka ba diyan sa mga Pilipino na yan? O yung iba naman, 5%, o 5% ng mga Pilipino, o sila yung mga may kanya-kanyang negosyo. And we hope na sana mapabilang na kayo rito sa mga 5% na ito. Okay ba tayo doon? Ngayong araw na ito, pag-usapan natin tong online negosyo na offer ko sa inyo. Itong negosyo na offer namin, online, home base. Kahit nasa bahay lang kayo, pwede nyo itong gawin. At itong negosyo ang offer namin para sa lahat to. Wala pong pinili. Hindi namin aalamin ang background nyo. Hindi namin tatanungin kung may natapos kayo. Hindi namin tatanungin kung mayaman, mahirap kayo. Wala po kaming pakialam dyan. Ang gusto lang namin malaman ay kung willing ka bang matuto at willing kang yumaman. Clear? Kung willing kang matuto, para dito ka sa negosyong to. Kung willing kang yumaman, aba, open na open tong company na to para sa'yo. Clear? O ngayon, ito yung mga trending na business ngayon. Nakikita nyo na to sa mga billboards. Napapanood nyo na to sa mga sa television natin. O meron tayo yung sikat na sikat ngayon, TokTok. Meron din tayo yung JC Worldwide Franchise. Meron din tayo yung JC. Meron tayo ng Cloud Panda at saka MDM. Itong 5 kumpanya na to, ipapakita ko po sa inyo. Actually, ito yung negosyo na meron tayo na pwede nyo pong gawin. Clear? Unahin ko po itong JC, Welcome to the Good Life, tagline ng kumpanya. Ang nagmamayari ng negosyo, ito yung mga boss natin,
Mr. Jonathan So at saka si Boss Carlito Makadangdang, sila yung JC. Ayan, sila po yung na-awardan ng Global Entrepreneur of the Year last year. Sila rin po ang na-awardan ng MLM Company of the Year last year din po yan. At na-awardan din po sila ng Franchise Company of the Year ng Showmaking. Ayan po, last year din po yan. And itong, unahin natin itong company to, Cloud Panda. Actually, itong Cloud Panda na ito, pagmamayari po ito ni Boss Jonathan at saka ni Boss Carlito Makadangdang, sila po ang system provider ng Pure Gold, Ferrari, Rolls Royce, yung kumpanya ni Katunying, yung Shomai King, yung Potato King, yung Mactan, Cebu International Airport, yung Primart, yung Baby Planet, at marami pa pong iba. For your information, ang Cloud Panda, isa po ito sa pinakamalaking IT company sa Pilipinas ngayon. At nakaka-proud lang kasi ang nagmamayari po niyan ay walang iba kundi si Mr. Jonathan So at saka si Boss Carlito Makadangdang. Clear? Unang kumpanya po yan ng company po natin, Cloud Panda. Pangalawang company, yung tinatawag na The Mindanao Daily Mirror. Newspaper po ito sa Mindanao pero ang nagmamayari na po nito ngayon ay walang iba kundi si Boss Jo at Boss Carlito Makadangdang. Daanan natin itong dalawang negosyong hindi naman natin pagkaperahan yan. Dito tayo sa pangatlong negosyo. Itong pangatlong kumpanya, guys, ito yung negosyo na pwedeng-pwede nyo pong gawin. Ito yung tinatawag namin na JC Worldwide Franchise. Ngayon, itong JC Worldwide Franchise, for your information po, tayo po ang nagsusupply ng mga Shomai products, Shomai, mga Shopaw sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Clear? Meron tayong sariling komisari diyan sa May Cavite. Ikaw na nanonood diyan, baka naghahanap ka ng maninegosyo, itong JC Worldwide, pwede mo tong pasukin, clear? And tayo po ang nagpo-provide ng tinatawag na Shomai King food cart. Tayo rin po ang provider ng tinatawag na Sergeant Sisig, Shopaw the King, Noodle House, Potato King, tapos yung Burger Factory. Clear? Anim po na food cart 'yan. So, meron na po tayong over 1,000 branches nationwide. 14 years na po yan sa industriya ng franchising. So, kung ikaw po ay may naitabing pera dyan at naghahanap ng maninegosyo, eto, maganda po ito. Mag-franchise po kayo ng food cart ninyo. Makikita po kami sa mga SM, nakikita po tayo sa mga Save More, nakikita tayo sa mga Robinson, sa mga Ayala Mall, sa mga Walter Mart, sa Pure Gold, Shopwise, Super 8, Prime Mart Expression, MRT, LRT, Gaisano, NCC Mall, at marami pa pong iba. For sure, nakakain na po kayo nito, Shomai King. Tama ba? And ang tanong lang nito, Toots, pag nag-franchise kami ng Shomai King, paano ba yung kitaan dyan? Paano kami kikita dyan? O, dito po, pag nagtayo kayo ng food cart po ninyo, pwede po kayong kumita yan between 700 to 3,000 pesos araw-araw. Depende sa location ng pwesto mo. Siyempre, mas mataw yung lugar na paglalagyan mo, mas malakas yung pwede mong kitain. Pero pag konti lang yung dumadan, edi konti lang yung pwede nyong kitain. And kami po on average, sabihin natin kumikita ka ng 1,000 araw-araw sa food cart na yan, in 30 days, pwede kang kumita ng 30,000 pesos mo. Ngayong panahon na to, pag kumikita kayo ng extra income, 30,000, pwede o pwedeng-pwede na? Pwedeng-pwede na. Ngayon, ang tanong na to, Toots, magkano naman ang puhunan natin dyan o kapital? O huwag kayong lalayas pag nakita nyo puhunan, ha? O ito po kapital dyan sa Shomai King kapag gusto nyo magtayo ng food cart niyan. Mag-ready po kayo ng 288,888 pesos nyo para makapagtayo ka ng food cart dyan sa lugar po ninyo. Okay ba tayo? Yung may mga 288,888 pesos, aba pwede na pong magsimula ng Shomai King niya. O sa mga medyo namumutla ngayon at medyo parang nai-stress, teka muna, relax ka lang. Bakit? Alam namin ang sitwasyon ngayon ay mahirap. Alam po namin ang sitwasyon po ngayon, ang mga tao takot lumabas ng bahay. Ngayon, for your information, ako po, hindi ko po kayo ini-encourage na magtayo ng food cart sa ngayon. Sa ngayon, ha, hindi ko muna kayo ini-encourage na magtayo ng Shomai King food cart sa lugar ninyo. Bakit? Kasi nga po, may COVID pa rin. Ang mga tao, takot pa rin lumabas sa bahay nila. Takot pa rin makipagkumpulan sa maraming tao. Ngayon, hindi ko masyadong ina-advise ang food cart ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi meron na tayong bagong platform ngayon na pwedeng-pwede ka nang magbenta ng mga Shomai King products na yan ng kahit nasa bahay ka lang. Ang tanong, papaano yun? Tama, di ba? O, paano yun?
Oh, pwede ka na lang pong magtayo, maging isang online franchisee ng kumpanya natin. Paano yung pagiging isang online franchisee? Ulitin ko, online franchisee. Dito, hindi mo na kinakailangan mamuhunan ng 288,000. Bakit? Dito po, kinakailangan mo lang mamuhunan sa halagang 17,888 pesos. Sa 17,888 pesos mo, pwede ka nang magbenta ng lahat ng frozen na mga products natin ng Siomai King. Hindi mo na kinakailangan ng stall, hindi mo na kinakailangan mag-maintain ng pwesto, hindi mo na kinakailangan mag-hire ng empleyado, hindi mo na kinakailangan pang magrenta ng pwesto, hindi ka na magsasayang ng oras. Sa pagiging isang online franchisee, kailangan nyo lang pong kapital, 17,888 pesos. Okay ba tayo? O, sa 17,888 pesos mo, ito maganda. Pwede ka nang magbenta ng Siomai King products, pwede ka nang magbenta ng Siomai King Express na produkto, pwede ka nang magbenta ng Siopaw the King na produkto, pwede ka nang magbenta ng Potato King na products, pwede ka nang magbenta ng Noodle House, pwede ka nang magbenta ng Burger Factory, pwede ka nang magbenta ng Mang Box, at pwede ka nang magbenta ng Boy Bundat. Ang tanong, Toots, teka muna. 17,888 pesos lang yung kapital ko. Aba, pwede ko na lahat yan ibenta? Yes, pwede nyo na po yung ibenta online. Online! Ang tanong, paano yung stocks? Paano yung stocks ng mga produkto? O, wag mo nang poproblemahin yon. Hindi mo na poproblemahin ang stock. Hayaan mo na company ang mag-i-stock para sa'yo. Pag may umorder sa'yo online, company na ang magdi-deliver ng produkto papunta doon sa kliyente mo. Okay ba tayo doon? Antayin mo na lang yung commission mo. Ang tanong, magkano ang commission ko every time na nakakapagbenta ako ng mga produkto na yan? On average, ang kikitain mo rito, nasa 10% hanggang 30% ka sa lahat ng produkto na pinakita ko sa'yo. Okay ba tayo doon? O paano ka naman makakapagbenta-benta ng mga yan online? Online lang. Bibigyan ka ng kumpanya ng shop link mo. Shop link, website. Anong gagawin mo doon sa website? Isishare mo lang. Di ba lahat naman kayo may Facebook? Di ba lahat naman ng Pilipino ngayon nagpi-Facebook na? Ang gawin mo, i-post mo lang nang i-post yung shop link na ibibigay sa'yo ng company. Lahat ng mabibenta online, meron kang kikitain ng 10% hanggang 30% sa lahat ng produkto na pinakita ko sa inyo. I-stocks, hindi mo na po problemahin. Company na ang bahalang magdi-deliver ng order ng mga tao galing dun sa shop link mo. Okay ba tayo dun? Ngayon, pangalawang negosyo na pwede nyo pong gawin, ito po yung tinatawag na JC. O guys, meron na kayong frozen products, mga Siomai King products. Ito, additional business pa po ito. Sa halagang 17,888 pesos mo, pwede ka na rin magbenta ng mga JC Wellness products. Ano itong mga JC Wellness products? Meron tayo rito mga barley, mga ashitaba, meron tayo rito mga glutathions, meron tayo rito yung K-pads na napkin, yung anion na napkin. Meron po tayo ritong mga all natural na mga shampoo and conditioner, meron tayo rito mga tooth gel at marami pa pong iba. And itong mga products na to nakikita to sa Watson. And kagka nandito na po kayo, pwede na rin po kayo magbenta ng mga products na to. Meron na po tayong 57 business centers nationwide, no? From Luzon, Visayas, and Mindanao, may opisina tayo niyan, yung JC products na yan. At meron na rin tayong international offices ng JC. Makikita rin po yung mga produktong yan sa Singapore, mabibili rin po yan sa Taiwan, sa Qatar, mabibili rin po yan sa Dubai, sa Abu Dhabi, at saka sa Italy. Ngayon ang tanong ganito, sir, yung mga pinapakita mong wellness na produkto, kasama na ba yan sa 17,000 na binabayaran ko? Yes. Ibig sabihin, sa halagang 17,888 pesos na kapital mo, meron ka ng Siomai King na negosyo at meron ka na ring JC Wellness Products na negosyo. Dalawang negosyo na, dalawang produkto na yung pwede mong i-market online. Okay ba tayo doon? And ang maganda nito, walang boundary ah. Luzon, Visayas, Mindanao, pwede kayong mag-alok, pwede kayong magbenta. Yun yung kagandahan ng business nito. Even abroad, pwede kayong magbenta ng mga wellness na mga produkto. Okay ba tayo? And ito pa, meron pa tayong copper mask, yung sikat na copper mask ngayon. O tayo po ang nagbebenta po niyan. Eh magkano naman yung copper mask na yan? Ang bentahan po niyan, 380. Kapag ka-member kayo, 304 lang po yan.
O bawat isang piraso may 80 pesos ka. Ang isang copper mask, gagamitin yan ng isang buwan. Clear? Ano yung trabaho ng copper mask? Protection nyo po yan. Anti-COVID. Ganun lang kasimple yan. Okay ba tayo? O pangalawa, yung ninja ion. Ano naman tong ninja ion? O pareho lang. Negative ion emitter na device ito. Pag suot-suot mo, nagre-release siya ng negative ion para maproteksyonan ka sa lahat ng mga pollutant sa air. Para safe ka pag suot-suot mo to. Parang meron kang air purifier na bit-bit. Clear? O magkano naman yan? Ang bentahan po namin yan, 2,500. Pagka member ka, 2,000 pesos lang po yan. Ibig sabihin, bawat isa na mabenta mo online, may 500 pesos ka riyan. Anong gagawin nyo? Magkakaroon lang kayo ng mga shop link nyo rito. Yung shop link mo, isishare mo lang po yan. Isishare mo lang. Pag may bumibili, company magdi-deliver ng order. Sa'yo naman yung commission. Okay ba tayo? Ganun po yung pagiging isang online franchisee para kayong si Lazada. O, clear ha? Para kang may Lazada business. Para kang si Shopee. Para kang si Alibaba. Ganun kasimple. Clear? O, eto pa. Alam ko lahat kayo. Ito yung naabangan nyo. Teka muna, Toots. Sabi nang nangimbita sa akin, tok-tok. Bakit may Shomai? Bakit may JC Products? Bakit mayroong copper mask? O, kasi po, yung pinakita sa inyong tok-tok, for your information, isa lang po yan sa negosyo nakalakip ng opportunity na pinapakita ko sa inyo. Clear? Ibig sabihin pala sa tok-tok business, ang daming opportunity. Yes. Kaya nga po, napakasarap inegosyo nito. Kasi ang dami niyong pwedeng pagkakitaan. Pero ito yung pinaka-the best sa lahat. Alam ko, ito yung gusto niyo tok-tok. So welcome sa ating pinakabago at pinakaunang online franchise na delivery service. Ang pangalan po nito, tok-tok. Ngayon, itong tok-tok na ito, kakatok na po ito nationwide. Nag-ooperate na po tayo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Pwede na po kayong maging operator ni tok-tok. Ang tanong, papaano? O ganito lang para bigyan ko kayo ng idea sa delivery service. For your information, ang alam nyo lang na delivery service ito. GoGo, Foodpanda, Grab, Lalamove, Ninjaban, Shopee Express, tama ba? Ang madalas na umiikot dyan sa lugar nyo, itong tatlo. Foodpanda, Grab, at saka Lalamove, tama ba ko? O ngayon ganito, kabahan na sila. Bakit? Ang tok-tok ngayon, umaariba na nationwide. Ngayon, ang tanong ganito, Sir, bakit namin tatangkilikin ang tok-tok? Isanay na kami sa Grab, isanay na kami sa Lalamove, sanay na kami sa Foodpanda. Bakit tok-tok ang gagamitin namin? O ganito lang kasimple. Itong mga pinapakita ko sa inyong delivery service, for your information, ang nagmamay-ari ng mga kumpanyang yan, mga international company. Ang nagmamay-ari niyan, mga banyaga, ibang lahi. O ngayon si Tok-Tok, sinong nagmamayari ng Tok-Tok? Filipino-owned company ang Tok-Tok. So pakiusap ko, suportahan natin ang sariling atin. Clear? At saka dito sa mga negosyong pinakikita nyo sa screen nyo ngayon, hindi kayo pwedeng magnegosyo sa kanila. Kasi negosyo nila sa kanila lang. Pero ang Tok-Tok, gawang Pinoy para sa mga Pinoy. Ibig sabihin, ang Tok-Tok, pwede mo na rin inegosyo. Ang tanong, mangangapital rin ba ako kapareho ng Grab? Mangangapital din ba ako kapareho ng Lalamove? Hindi nyo na kinakailangan mamuhunan kapareho ni Grab at saka ni Lalamove. Bakit? Kasi hindi mo kakayanin. Ako na nagsasabi, mahihirapan ka. Alam mo ba kung magkano yung kapital? Kung paano magtayo ng Grab, Lalamove, Foodpanda at saka ng Tok-Tok? Alam nyo kung magkano puhunan? O ganito lang naman. Pag gusto nyong mag-setup ng delivery service nyo na kapareho ni Grab, kapareho ni Tok-Tok, ito yung puhunan na kinakailangan nyong i-ready. 50 million para sa software, 15 million para sa yearly na system maintenance nyo, tapos another 20 to 30 million naman para sa mga empleyado sa mga opisina. Siyempre, may customer service yan, etc. At marami pa pong iba. Tama? So, ibig sabihin, malaki kapital dyan. Pag gusto nyo magtayo ng delivery service, bakit ganyang kalaki ang kapital dyan sa delivery service na yan? For your information po, ang delivery service ang isa sa pinakamalaking negosyo sa panahon natin ngayon. Bakit isa sa pinakamalaking negosyo? Kasi sila ang boom na boom na negosyo ngayon. Sila ang patok na negosyo ngayon. Delivery service. Imagine nyo to. Lahat ng negosyo ng lockdown sarado. Sino ang bukas?
Lalamove, sinang bukas, si Grab, bakit? Eh sila lang yung nagde-deliver ng mga pangangailangan natin sa bahay. Imagine mo, sarado lahat ng establishmento. Ang bukas lang si Grab. Sila lang yung nag-ooperate. Kaya ang may pera lang yung mga riders. Ang may pera lang yung may-ari ng Grab. Tama, di ba? And guys, for your information, pwedeng-pwede na po kayong maging operator. Magkano kapital? 17,888 pesos lang. Kasama na yan, si Tok-Tok, sa 17,000 na babayadan mo. Meron ka ng Tok-Tok na negosyo, meron ka ng Copper Mask na negosyo, meron ka ng JC Wellness na negosyo, at meron ka ng Showmay King na negosyo. Grabe, no? Ang kapital mo, 17,000 lang. Tama, di ba? Ayun yung maganda. O, paano naman ang kitaan dito sa Tok-Tok? O, number one, kapag ka nag-join ka, ang tawag sa'yo, online franchisee. Kapag ka online franchisee ka, bibigyan ka ng company ka agad ng ID number mo, referral code mo, o yung tinatawag na delivery link mo. Anong gagawin mo sa delivery link na yan, sa ID number mo na yan? I-share mo lang ng i-share. I-post mo lang ng i-post sa social media. Kapag may gumagamit ng link mo, nagpapadeliver, automatic 3% ka doon kahit wala kang ginagawa. Kahit halimbawa, kapitbahay mo, magpapadeliver ng kahit anong gamit niya, papunta na halimbawa, taga Pasig, magpapadeliver siya ng product niya sa Marikina. O di sabihin mo sa kanya, pare, huwag ka nang gumamit ng Grab, gamitin mo na lang Tok-Tok, ito yung link ko, gamitin mo. O magpa-Tok-Tok siya, gamit niya yung link mo. Kung magkano yung delivery charge, halimbawa may charge siya na 100 pesos o yung 3% sa 100, pera mo, income mo. Ganun kasimple. Ngayon, pag maraming gumagamit ng ID number mo, o ibig sabihin, pwede kang kumita up to 27,000 pesos one buwan. Anong ginagawa mo? Nag-share ka lang ng delivery link mo o yung tinatawag na referral code mo. Sinishare mo lang online. Clear? Kahit nasa bahay ka lang, basta may gumagamit ng link mo, automatic may 3% ka doon. Pwede kang kumita up to 27,000 pesos buwan-buwan. Pangalawa, gusto mo lumakikitaan mo? Pwede kang maging isang operator. Paano naman pagiging operator? Mag-a-apply ka niyan. Ito good news, hindi ka na magbabayad. Libre na. For your information, ang pagiging isang Tok-Tok operator, ang franchising po niyan, 288,000 pesos din. Pero this time, naka-waive na po yung 288,000 kagka member ka sa halagang 17,000 pesos. Ibig sabihin, kapag ka member ka na sa halagang 17,000 dito sa JC, automatic entitled ka na maging isang operator ng Tok-Tok. Paano ka mag-a-apply? Punta ka lang doon sa toktok.ph. Punta ka lang sa website, toktok.ph. Pwede ka na mag-apply bilang isang operator. Libre na. Pipill up ka lang doon ng application form. Wala ka nang babayadan. Ano gagawin mo? Mag-a-attend ka lang ng orientation, ng technical training kung paano maging isang operator. Kapag ka naka-attend ka na ng technical training, automatic magiging operator ka na ng kumpanya. Ngayon ang tanong, Toots, pag operator na ako, ano yung trabaho ko? Anong gagawin ko? O yung salitang operator, ibig sabihin may mga riders ka. Nasusundan, parang halimbawa operator ka ng taxi. O pag operator ka ng taxi, marami kang taxi. Ikaw yung may-ari ng taxi, tama, di ba? O ganun din dito, kapag ka-operator ka ng Tok-Tok, pwede kang mag-hire ng mga riders. Ito good news, ito good news. Ang tanong, sa'yo ba yung motor? Hindi. Yung motor, pag may-ari ng mga rider na mag-a-apply sa'yo. Ikaw lang yung operator nila. Eh ang tanong, magkano yung kikitain mo? 7% ka. Paano ka kikita ng 7%? Every time na bumabiyahi sila, every time na bumabiyahi yung mga rider na yan, automatic 7% ka doon. Paano mangyayari yun? Halimbawa, taga Cavite ka, sa Cavite maraming nagmumotor sa lugar nyo. Lahat ng nagmumotor sa lugar nyo, kausapin mo, sabihin mo sa kanila, oy mga pare, total wala naman kayong ginagawa. Mag-apply na lang kayo bilang rider ko sa Tok-Tok, operator ako. O lahat ng nagmumotor, i-hire mo, ipa-ready mo sa kanila ang driver's license nila, professional, ipa-ready mo sa kanila yung ORCR ng motor nila, ipa-ready mo sa kanila NBI nila. Kapag ka na-provide nila yung tatlong yan, pwede na sila maging rider at pwede na silang kumita sa Tok-Tok. Clear? O ikaw naman si operator, ikaw ang magbibenta ng top-up load sa kanila. Yung top-up load, yun yung load na binibili ng mga rider para makabiyahe sila.
Ikaw yung magpo-provide nan. Bibilhin mo rin yan sa office. Every time na bumabiyahe sila, 7% ka doon. Clear? O ngayon, pag halimbawa meron kang 20 riders na na-recruit. Halimbawa, may 20 riders ka na na-recruit nationwide. O sa 20 riders na yan, pwede kang kumita ng 63,000 pesos mo buwan-buwan. Pwede? Pwedeng-pwede. O pwedeng-pwede. 20 na rider pa lang yan. E bawat isang operator, tandaan mo ha, bawat isang tok-tok operator entitled up to 100 riders. So, ibig sabihin, kapag ka-operator ka, pwede ka mag-recruit ng up to 100 na riders nationwide. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pwede ka mag-recruit niyan. Eh, ang tanong, sir, eh, nandito ako sa Cavite, tapos yung pinsan ko nasa Cebu, eh, gusto ring maging rider. Paano yun? I-forward niya lang sa'yo online yung details niya. Ipo-forward niya lang sa'yo yung kopya ng driver's license niya, kopya ng lisensya niya, ng ORCR niya, tsaka NBI niya. Ikaw na mag-a-approve kasi ikaw yung operator. So kada biyahe ng taga Cebu, ikaw nandyan ka sa Cavite, bumabiyahe yung taga Cebu. Ito good news. Kahit nasa Cebu siya, kumikita ka pa rin doon ng 7%. Oh, good, very good. Yun yung maganda. Yun yung maganda. Clear? Oh, ito ha. Paano naman yung mga rider? Eh, sir, wala pa akong 17,000 eh. Pero gusto kong maging rider. O, pwede po yan. Yung mga rider, yung mga may motor na wala pang 17,000, pwede mag-apply muna bilang isang rider. Paano mag-apply bilang rider? Eh, di maghanap kayo ng operator nyo. Kung sino man po yung nangimbita sa'yo, papunta sa Zoom na to, siya yung operator mo. Lapit ka sa kanya. Anong kinakailangan mong i-prepare? Eh di ready mo yung driver's license mo professional, yung ORCR ng motor mo, at saka syempre NBI mo. Ngayon ang tanong, paano ako kikita bilang rider? Para kang si Grab, para kang si Lalamove. Ikot ka lang sa paligid nyo. Pag may nagpabook, di ba may booking fee yun? May booking fee, halimbawa ang booking fee 100 pesos. Sa 100 pesos na ibabayad sa'yo ni customer, 80 pesos doon pera mo. Ang tanong, 80 pesos sa'yo, yung 20 pesos saan mapupunta? Yung 20 pesos mapupunta sa kampaning Tok-Tok yan. Yung 20 pesos. Ngayon, yung 20 pesos, hindi yan sosolohin ni Tok-Tok. Anong gagawin? Hahatiin po yan ng operator at saka ng online franchisee. O, so ibig sabihin, yung 20 pesos, yung 7 pesos doon, mapupunta dito sa operator, yung 3 pesos mapupunta doon sa online franchisee. Ganun po yung hatian. 10% lang ang mapupunta sa sa Tok-Tok company. 10% lang. Clear? O, sana nasusundan nyo ako dyan, no? Ang isang rider, kada biyahe niya, pwede siyang kumita. Pag nakakasampung delivery siya araw-araw, halimbawa nakakaikot siya, nakakasampung service siya araw-araw, in 30 days, pwede siyang kumita 36,000 pesos. Pwede, pwedeng-pwede na. Pwedeng-pwede na. Eh ako po, pag may mga dumaraan dito na mga Tok-Tok rider, pag tinatanong ko sila kung nakakailang biyahe sila sa isang araw, sabi sa akin, minsan 10, minsan 15, yung mga masisipag, nakaka-20. O, di ba? O, so ibig sabihin, mas malakas silang kumita. Eh, may mga tip pa yung mga yan pag masisipag. Tama, di ba? So ibig sabihin, yung mga rider, malalakas kumita niyan. Kaya napakaganda ng Tok-Tok kasi nakakatulong tayo sa maraming tao. Yun yung pinakamaganda rito. And ito pa good news ko sa inyo, o, para mas yumaman tayo. For your information po, si SM, nakitay up na po yan kay Tok-Tok. Tandaan nyo, si SM, nakipartner na po yan kay Tok-Tok. Ibig sabihin, tayo na po ang official delivery service ni SM. Kapag ka gusto nyong magpabili sa SM, pwedeng-pwede na kayong servisyoan ni Tok-Tok. Clear? Ayan. So, gusto mo makita kung legit yung company na pinapakita ko sa'yo, ito na lang, tignan mo si SM. Si SM, hindi po yan makikitayab kay Tok-Tok kung hindi po maganda tong negosyong to. Tama ba ako? And ayan po, nagpo-post na po yung mga SM sa iba't ibang branch. Ayan, sa Paranaque, sa Bicutan, sa Muntinlupa, sa Sukat, at marami pa pong iba. Clear? Ayan. Ayan. And ito naman po, ito good news, bagong-bago. Ito lang, kaka-launch lang nung isang araw. Welcome, welcome. Dito na tayo yaman.
Oh, para na kayong si Lazada literal. Oh, eto na. Magpapayaman na tayo ng todo. For your information, ang isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ngayon ay ari ng Lazada. And meron din yung Shopee. And ang good news, mayroon na sila ngayong competitor. Anong pangalan? Tok Tok Mall. O sino naman ang may-ari ng Tok Tok Mall? E di tayo, JC. Eto good news. Pagka ikaw namuhunan sa halagang 17,888 pesos, lahat ng ipinakita kong negosyo sa'yo, lahat pwede mo nang inegosyo. Lahat. Online. Kahit nasa bahay ka lang. Magkakaroon ka na literal ng sarili mong mall online. Anong gagawin mo? I-share mo lang. I-share mo lang. Yung link mo. Yung store mo. Yung Tok Mall mo. I-share mo lang. Every time na may nag-shopping, may up to 3% ka sa lahat ng bibilhin nila. Okay ba tayo doon? Oh, ito yung pinakauna sa buong Pilipinas ha, na merong online shop tapos merong sariling delivery service na Tok. Kaya be proud kasi sariling atin ito. Gawang Pinoy. Para sa Pinoy po ito. Clear? And ito sample para makita nyo. Beyond expectation. Ako po, ako personally. Guys, 7 taon ko nang hanap buhay ang JC. Nagsimula lang kami sa Siomay. Nagsimula lang kami sa mga wellness na products. Hanggang sa dumating yung copper mask, hanggang sa dumating yung ninja ayon, hanggang sa dumating tong tok-tok, ngayon may tok-tok mall na. Ang tanong, magkano puhunan ko 7 years ago? For your information, ako nga 7 years ago, ang kapital ko lang dito, 8,880 pesos lang. E tanong, magkano na kinita ko rito sa loob ng 7 taon? Alam nyo ba kung magkano na kinita ko rito sa loob ng 7 taon? Kumita na po ako rito ng over 40 million pesos na sa loob po ng 7 taon. Imagine mo, kumita na ako ng 40 million sa loob ng 7 taon sa kumpanyang to. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit full-time business ko po itong ginagawa. Yung asawa ko, nurse, hindi ko pinagtatrabaho. Dito lang siya sa bahay namin. Bakit? Kasi ang lakas namin kumita rito eh. O eto pa, magkakaroon na ng Tok Tok Mall. Naku, Diyos ko, lahat ng pangangailangan nyo sa bahay, pwede nyo nang i-shopping dito sa Tok Tok Mall na to. Punta lang kayo, toktokmall.ph. Pwede na kayong magpa-deliver. Pwede na kayong mag-shopping ng lahat ng pangangailangan nyo. Lahat, literal. Lahat. Nationwide po ito ha. Luzon, Visayas, San Mindanao. Pwede na kayong magpa-order. Grabe, di ba? Grabe, di ba? Every time na may nag-shopping, may 3% ka. Panalo, panalong panalo. Panalong panalo. Wala kang ginagawa nung gagawin mo. Mag-share ka lang ng link mo. Nakikita nyo dyan pangalan ko. Ayan, oh, hello, Gualberto. Ayan, ibig sabihin, ito po, shop ko po yan. Pag may pumunta yan sa shop ko at may bumili, automatic may 3% ako sa bibilhin nila. O panalo, panalong pala. Grabe, di ba? Tok Tok Mall. Yayaman tayo rito. Sabay ka lang. Okay ba tayo doon? O magkano ulit puhunan? 17,000. Sa halagang 17,888 pesos mo, meron ka ng ninja ayon na negosyo, may mangbox ka na, may Siomay King ka na, may JC Premier ka na, may Boy Bundat ka na, may Potato King ka na, may Noodle House ka na, may Siopaw Da King ka na, may Burger Factory ka na, may Copper Mask ka na, may Tok Tok Delivery Service ka na negosyo, at meron ka pang Tok Tok Mall na negosyo. Grabe, lahat ng yan. All in one. 17,000 lang kapital ninyo. Ako, Diyos ko. Kung hindi ka pa member ngayon, gawan mo na ng paraan. Kesa hudang ipautang mo. Ipangutang mo na yung 17,000, maka-join ka lang dito. Para naman mabago naman takbo ng pamumuhay nyo. Kung ikaw na nanonood ngayon, diretsahin kita. Kung ikaw na nanonood ngayon, walang pera na matagal na panahon na namong problema parati sa pera. Ang suggestion ko, tapusin mo na yan. Once and for all, ipangutang mo na 17,888 pesos para maka-join ka rito. Kapag ka naka-member ka na, tulungan ka namin. Pag-aralan mo to. Unti-unti, baguhin natin takbo ng pamumuhay nyo. Okay ba tayo doon? Ngayon ang tanong, sir, paano naman kami yayaman dyan, 17,000? Paano kami kikita dyan? Paano kami yayaman? O ganito, ipakita ko sa inyo. Lahat ng kitaan dito, makinig ka lang maigi sa presentation ko.
O ngayon, tayo. 17,000, ano muna makukuha nyo? Ito makukuha mo. Magkakaroon ka ng ShopLink. Itong online ShopLink, ang value niyan, 49,000. Pero libre mo nang makukuha yan. Ang ShopLink, ganyan, sa pinapakita ni Ivana. Imagine mo ang mga ispo, ang mga endorser mo rito, hindi biro-biro. Sina Aban, Ivana Alawi, di ba? Sina Tulpo, di ba? Yung mga billboards nyo, naglalakihan sa EDSA. Aba, panalong-panalo kayo rito. O yung ShopLink mo, ganyan, o, nakita nyo sa cellphone. Ang gagawin mo dyan sa ShopLink nyo, isishare nyo lang yan. Isishare nyo lang ganyan, o. Magkakaroon kayo ng sample na ShopLink. Eto, pangalan ni Joanna Marie Silva. O, shoutout sa kanya kasi siya may-ari ng presentation na to. JM. O, eto, pag may umorder dyan, automatic, kita ka, 10% up to 30%. Depende sa products na bibilhin niya. Sino magdi-deliver ng products? Company. Saan mang gagaling yung stocks? Company. Anong gagawin mo? Mag-share ka lang sa Facebook. Mahirap bang gawin yun? Naku, napakadali. Clear? O ano pa? Magkakaroon ka ng sarili mong mobile app. Ano tong mobile app? Ito yung JC Premier. Yung JC Premier, i-download nyo na sa cellphone nyo. Bakit? Itong mobile app na to, dyan nyo mamomonitor lahat ng mga kikitain nyo. Lahat ng kikitain nyo, dyan nyo makikita. Lahat ng earnings ninyo, dyan nyo makikita sa platform na yan. Kaya napaka-importante na pag-aralan nyo yan, itong JC Premier na app na to. At tulungan namin kayo. Ayan. So, clear tayo ha. So, meron ka ng ShopLink, meron ka pang mobile app. Itong mobile app, mahal yan ha. 99,000 ang value niyan. Pero sa halagang 17,000, kasama na yan sa binabayaran nyo. Clear? O ano pa? Processing, packaging, and distribution, huwag mo nang poproblemahin. Hayaan mo na company dyan. Diba? Karaniwan sa pagnenegosyo, napaka-importante niyan. Kung ano yung magiging process ng business mo, ano yung packaging ng mga produkto mo, paano ka makakapag-distribute ng mga products, lalo na ngayon, panahon ng pandemic, napakahirap magpa-ship, magpa-deliver ng mga produkto. O ngayon, hindi ka na mamumroblema. Ang kumpanya may sariling logistic. Sila na ang bahalang mag-prepare, magayos lahat ng orders ng mga kliyente nyo. Anong trabaho mo again? Mag-share ka lang ng ShopLink mo. Grabe, di ba? Nasa Amerika ka, nag-share ka ng ShopLink mo. May bumili dito sa Pilipinas. O kahit nasa Amerika ka, may bumili sa ShopLink mo. O di automatic, may income ka. Nasa Canada ka, nag-post ka ng ShopLink mo. O may bumili ka mag-anak mo, nasa Quezon City. E di good news, kahit nasa Canada ka, may income ka kasi may bumili sa ShopLink mo. Taga Mindanao ka, taga Davao ka. Nag-post ka sa Facebook mo ng ShopLink mo. May bumili doon sa ShopLink mo, taga Luzon. O taga Luzon, bumili. E the good news, kahit nasa Davao ka, may earning ka, o ganyan kaganda yung negosyong pinapakita namin sa inyo. Okay ba tayo doon? O eto pa, training. Siyempre, hindi nyo tulinya. Maaring sabihin nung iba, teka muna sir, mahiyain kasi ako. Teka muna sir, konti lang kakilala ko. Teka muna sir, hindi ko linya yan. Teka muna sir, hindi ko alam gawin yan. Teka muna, ang dami mong teka! Pakiusap ko sa'yo, nagka-COVID na't lahat-lahat. Marami nang nagutuman, marami nang nawalan ng trabaho, marami nang namatay. Majority sa mga tao sa mundo, nahirapan. Ang suggestion ko, huwag ka na magpa-negative. Lagi mo lang itong tatandaan, lahat ng bagay sa mundo, lahat pwedeng pag-aralan. Hindi mo linya, abadi pag-aralan natin. May mga training naman. Hindi mo to alam gawin, okay lang. Ako rin, nung nagsimula ako rito, hindi ko rin to alam gawin. Pero kumita ako ng 40 million sa loob ng 7 taon. Anong gagawin natin? E di attend tayo ng training, kapareho nito. O palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Bakit? Kasi kahit papano, natututo po kayo sa orientation na pinapakita ko sa inyo. Clear? O mag-aral tayo. Mag-aral tayo ng ibang bagay naman kung ito yung ikakayaman natin. Okay ba tayo doon?
And meron tayong training dyan. Huwag nyo nang problemahin. Meron tayong training para sa mga riders. Meron tayong training para sa mga operator. Ayan, para sa mga operator. O, mamili ka lang kung saan ka komportable. Clear? At dito sa grupo natin, ha, masisipag yung mga trainer natin. Maya-maya lang, ha? Meron tayong special training, ha, 9:30, sa isa sa pinaka-successful na leader natin dito sa Dream Team. Walang iba kundi si Coach Albert Onciano. Ha, nakumita na siguro, ang kinita na nito, nasa 5 to 10 million. Ganon na po kinita nito sa loob ng 4-5 taon dito sa kumpanya namin. Kumita na to siguro mga 5-10 million. Nakapagtayo na siya ng sarili niyang bahay, nakabili na siya ng dalawa niyang kotse sa loob lang po ng 5 taon. Grabe, di ba? Anong ginawa niya? Pinag-aralan niya lang tong negosyo. Namuunan lang siya. Magkano? 17,000. 17,000 lang kapital. Yung mga training, libre naman na eh. Clear? Magsisipag ka lang umaten. Kasi tandaan mo, ako na magsasabi sa'yo, kung ikaw, napipilitan ka lang na mag-member dito, aba wag ka na lang mag-member kasi mag-aaway lang kayo nang nangimbita sa'yo. Ang suggestion ko, mag-member ka kasi gusto mo. Mag-member ka kasi may nakita kang maganda. Mag-member ka kasi gusto mong baguhin yung takbo ng pamumuhay ninyo. Gusto ko, mag-join ka kasi gusto mong yumaman. Clear? Ayoko rito yung mag-member lang kasi napilitan lang. Ayoko rito mag-member kasi ano, makulit kasi yung nangimbita eh. Kaya sige, member ako dyan. Ah, walang ganun. Ako po, seryoso ako sa business. Ako, matagal na ako sa negosyong ito. Kaya gusto ko makasama ko rito, seryoso rin sa business. Clear? And mamaya attend kayo. Nako, napakagaling po ng trainer natin. Lalo sa online, napakagaling nun. Kaya mamaya attend po tayong lahat. Clear? And eto na, pag-usapan na natin. Toots! Oh, gusto nyo malaman kung paano kumita ng 40 million sa loob ng 7 taon. Oh, eto, mga ways of earning kung paano kumita. Meron kaming niready rito, 5 pamamaraan kung paano kumita rito sa kumpanya. Mamili ka kung saan ka komportable. Number 1, pwede kayong kumita through retailing, benta-benta. Pangalawa, pwede ka mag-repair ng mga tao para kumita ka ng referral income. Pangatlo, pwede kayong mag-build ng network nyo through referral match income. Pang-apat, pwede kayong kumita ng one-leg income. Pang-lima, pwede kayong kumita ng passive income. 4 na pamamaraan to kung paano kumita rito. Halimbawa, naka-member ka na, 17,000. Ang kasunod na tanong, Toots, paano ko palalaguin yung 17,000 ko? Toots, paano ako kikita ng kapareho ng kinikita mo? Toots, paano ako yayaman sa halagang 17,000? Pag-aralan nyo tong mga ways of earning na to para yumaman kayo. Number 1, unahin natin retailing, benta-benta. Di ba marami tayong products? Meron tayong products ni JC, meron tayong product ni Ninja Ion at saka ni Coppermas, may product tayo ng mga Showmaking King products, meron marami tayong produkto. Anong gagawin mo para kumita? Mag-post ka online. Mag-post ka, halimbawa Calbitsi. Nakita mo pino-promote ni Ma'am ano pangalan ng aba ni Madam, teka. Ni Madam, eto. Nakalimutan ko pangalan nito. Marian Rivera. Ayan, si Marian. O, halimbawa, nakita mo yung poster na yan. Marian Rivera Calbitsi. I-promote mo. I-post mo sa social media mo. I-post mo sa Facebook mo yan. Pag may umorder, hindi mo na po problemahin pag may umorder. Bakit? Pag may umorder, company ang magdi-deliver ng order. Company ang magdi-deliver ng order. O, magkano kikitain mo? O nasa 30% ang pwede mong kitain. 30%, paano yun? Ang bentahan yan, doon sa umorder, ang bentahan yan, ang kuha nila, 595 pesos. Yan yung SRP, selling price. 595 pesos, 100 capsule. Anong laman ng Calbitsi na yan? Sodium ascorbate at saka calcium ascorbate. Pampalakas ng immune system, kailangan natin ngayon yan. Ngayon, ang tanong, magkano naman kapag ka-member ka? Member ka, ang presyo mo, 476 pesos lang. Ibig sabihin, pag may umorder sa'yo online, ang babayadan ng umorder, 595. O sa company, mapupunta 476. E magkano naman ang mapupunta sa'yo bilang isang online franchisee?
O may mapupunta sa iyo 119 pesos. Panalo, panalong panalo. O panalong panalo. Anong ginawa mo? Nag-post ka lang. Nag-share ka lang. Pag may bumili, may income ka up to 30%. Eto, maganda. Ang dami mong pwedeng ibenta. O, di ba? Hanggat may bumibili, hanggat may kumakain ng siopaw, may kumakain ng siomay, hanggat may nireregla, aba dito, pwede kang yumaman. Ganun lang kasimple. Okay ba tayo? Number one, nakitaan, retailing. Pangalawa, ano na itong pangalawa? Ang tawag ko rito, referral income. Paano naman to? O, di ba may mga kaibigan kayo na nawalan ng trabaho? Di ba may mga kakilala kayo na nagsara negosyo? Di ba may mga kakilala kayo na naghahanap din ng opportunity? Di ba may mga kakilala kayo na naghahanap din ng pagkakakitaan? Ang suggestion ko, i-refer mo sila sa negosyong to. Papasukin mo rin sila sa Zoom orientation din natin. Araw-araw, meron tayong Zoom orientation mula Lunes hanggang Linggo. Araw-araw, meron. Mag-refer ka lang. Halimbawa, kapatid mo nawalan ng trabaho. Yung kapatid mo, sabihin mo sa kanya, oy brother, total nawalan ka ng trabaho, attend ka ng Zoom orientation namin sa JC, sa TokTok. May magpe-present ng negosyo doon. Kapag ka nagustuhan mo, mag-join ka. Oh, halimbawa, member ka na, di ba? Yung kapatid mo, umaten ng Zoom, kapareho nito, nagustuhan niya rin yung negosyo, sumali rin sa halagang 17,000. Ngayon, dahil ikaw ang referral, good news, ikaw ang referral, may 5,000 pesos ka na komisyon. Panalo, panalong panalo. Panalong panalo, anong ginawa mo? Nag-refer ka lang. O ganito, may pinsan ka na sa Cebu. Yung taga Cebu, nawalan ng negosyo, nagstara negosyo niya. Sabihan mo, oy dong, nawalan ka ng negosyo, o magnegosyo tayo, tok-tok. Attend ka ng orientation, ganitong araw, ganitong oras. Ito yung link. Pagpasok niya, makikinig ka pareho mo, sabayan mo lang. Kapag ka nagustuhan ng pinsan po na nasa Cebu at sumali rin sa halagang 17,000, ito good news. Dahil ikaw ang referral, o meron ka rin 5,000 pesos na komisyon. Panalo, panalong panalo. Panalong panalo, nag-refer ka lang. Eh ang tanong, Toots, paano pag yung kamag-anak ko nasa Dubai? Yung nasa Dubai, gusto rin mag-sideline. Papatinin ko ng Zoom. Pwede? Pwede! O halimbawa, nandito ko sa Pilipinas, kamag-anak mo nasa Dubai. O pinaten mo ng Zoom na gusto niyong negosyo, sumali. O sumali rin na nasa Dubai siya. Eto good news, may 5,000 ka rin dyan. O magkano na kinita mo sa tatlo? May 15,000 ka na. Panalo? Panalong panalo. Panalong panalo, ayan tanong ko sa'yo. Tatlo lang ba ang kakilala mo dyan sa lugar niyo na pwede mong alukin ng negosyo? Eh napakaganda ng negosyo natin, Aber. Pwede kayong yumaman dito. O halimbawa, nakapag-repair ka 10. Sa 10 in-repair mo, kumita ka tigli 5,000, magkano income mo? Eh di kumita ka 50,000 pesos. Hindi na biro-birong income yan. Kaya yung iba dito, kumikita ng 100,000 isang linggo, yung iba kumikita ng 200,000 isang linggo. Bakit? Kasi malalakas sila mag-repair. Kapareho ni Albert, yung speaker mamaya, grabe yan, ang daming referral. Linggo-linggo, ang daming nire-refer niyan. O di ba? Sipagan nyo lang mag-refer. Lahat ng mga kamag-anak, kakilala, kaibigan nyo na nawalan ng negosyo, na nawalan ng trabaho, naghahanap ng opportunity, isama mo sila rito sa negosyo natin. Mag-tok-tok tayo, mag-JC tayo. Bilis-bilisan nyo lang. Kasi promo lang yung 5,000. For your information, ang direct referral po rito, 1,000 pesos lang. 1,000 pesos lang yung regular na referral fee, referral income. Pero ngayon, nakapromo tayo 5,000. Kaya ang suggestion ko, sipagan nyo habang 5,000 ang referral. Malaking tulong yan. Tama, di ba? O sana nasusundan ako. O ito pa, Toots! Eh ba, paano ka naman kumita? Paano naman ako kumita ng 40 million sa loob ng 7 taon? May sistema kami rito. Ano yung sistema namin? May tinatawag kami na referral match income. Itong referral match income, itong referral match income, uunahan ko na kayo. Itong negosyong ito, para lang to, itong pangatlo ha, nakitaan, para lang to dun sa mga tao na gustong yumaman. Kapag ka gusto mong yumaman, gawin mo to.
Itong referral match income. Kapag ka ikaw naman, ah, sakto ka lang makabawi sa puhunan, sakto ka lang pangkain araw-araw, ah, wag mo tong gawin. Para clear lang sa inyo. Ano naman tong referral match income? Magbibuild kayo ng network nyo rito, kapareho ng ginagawa ko. Nagbibuild ako ng network ko. Paano ka magbibuild ng network? Magbuild ka lang ng dalawang team mo. Dalawang grupo. O, ibig sabihin, ikaw yan, member ka, maghanap ka lang ng magiging kagrupo mo. Ilang tao kinakailangan mong i-refer? Dalawa. Hindi 1,000, ah, hindi 100. Ang kailangan mo lang i-refer, dalawa. Yung dalawa, ilalagay mo yan sa A group mo at ilalagay mo yan sa B group mo. O, dahil ikaw ang referral nung dalawa, may tigpa 5,000 ka, kumita ka na dyan 10,000. O hindi pa natapos sa 10,000, bakit? May tinatawag na referral match. Paano tong referral match? Every time na may sumali sa A group mo at saka B group mo, magkakaroon ng match. Nasusundan, every match, may income ka na 1,500. Every match ka, meron kang 1,500. Paano yun? O ganito, nakapag-refer ka ng dalawa. Tanungin kita, yung dalawang inirefer mo sa A and B, sa tingin mo, may mga kakilala rin yan? Sa tingin mo, may mga kaibigan din yan na nawalan ng trabaho? May mga kakilala rin yan na nagsara negosyo? Sa tingin mo, kaya rin kaya nilang mag-refer sa negosyong ito? Sa tingin mo, kaya nilang mag-refer? Pwede. O, halimbawa, si A group mo, nag-refer. Si B group mo, nag-refer. Ang tanong, kakilala mo pa ba yung mga kaibigan nila? Sa tingin ko, hindi na. Pero ito good news. May pumasok ba kayo, sa'yo A group at saka B group? Meron. O, ang tanong, may match ka ba? Meron. Sabi ng kumpanya, every time na may sasali sa A group mo at saka B group mo, may match ka riyan, may 1,500 ka. Okay ba tayo? Kumita ka ng 1,500, hindi ikaw nag-refer. Panalo, panalong, panalo. Panalong, panalo. O si B group mo, nag-refer na naman si A group. Si B group, nag-refer na naman. O. Wala kang kaalam-alam, pero ito good news. May pumasok sa A group mo at saka B group mo, may match ka na naman. O may 1,500 ka na naman. O, di ba? Habang nasa bahay ka, may sumali A group mo, B group mo, adi may 1,500 ka. Ganon kaganda negosyo. O paano pag yung kaibigan ng kaibigan mo, nag-refer na rin? Yung kaibigan ng kaibigan mo, nag-refer na rin. Pwedeng mangyari? Pwede? Pwede! O magkano kita mo yan? E di meron ka na namang 1,500. Grabe, di ba? E ang tanong, paano pag marami yung pumasok sa A group? Tapos marami rin ang pumasok sa B group. E di good news, marami ka rin 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 doon. O, ganun lang kasimple negosyo. Up to infinity, walang katapusan yan. Ako po, 7 taon na ako sa kumpanyang to. Huwag mo na akong tatanungin kapareho ni Kenny Lu. Nung nirecruit ko siya, tanong niya sa akin, Sir, ilan na po ba ang member mo? Ah, hindi ko masasagot yan. Kasi ang nag-member na po sa akin mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ko na sila namo-monitor, hindi ko na sila nabibilang. Pero sa 100,000 na mga member, aba, meron na po ako. Clear? Kaya po ako kumikita ng 100,000 pesos linggo-linggo. Ganun po kasimple yan. O ang tanong, pwede mo rin bang kitain yan? Yes! Ang kailangan mo lang dalawa. Tanungin kita. Kung dalawang tao ang kinakailangan mong hanapin para mabago ang takbo ng buhay mo, tanungin kita, hahanapin mo kaya sila? Hahanapin mo kaya sila? Alam mo ako, nung nakita ko to, sabi ko sa sarili ko, aba, kung dalawang tao lang hahanapin ko para yumaman, aba, hanapin ko na yung dalawang yan kahit saang lupalop ng mundo. Tama, di ba? Ano nangyari? Nakabili ako ng bahay ko, 12 million, meron akong Camaro, meron akong Hammer, meron akong Fortuner, ang dami kong property, o dahil sa negosyong ito. Up to infinity, walang, maximum nakitaan araw-araw, 15,000. Linggo-linggo, 105,000. Buwan-buwan, 450,000. Kung kumikita ka ng 450,000 pesos ngayon, maniwala ka sa akin, hindi ka pipila doon sa community pantry. Kung kumikita ka ng kalahating milyon buwan-buwan ngayon, for sure, hindi ka mag-aalala sa ayuda. O, ganun lang kasimple buhay dito. Ako na nagsasabi sa inyo. Sana clear yan sa inyo. Clear? And eto pa. Pang-apat na kita, ang tawag ko rito, one leg income. Paano tong one leg income? Ikaw to, member ka na.
Sabi ko sa'yo, dalawa hanapin mo. Eh, ang malupit, yung dalawa, isa lang nahanap mo. Pwedeng mangyari? Pwede. O yung isang nahanap mo, nakapaghanap ng dalawa. Tanong, sino ang merong 1-5 sa inyo? Sino ang may 1-5? Ikaw o yung na-invite mo? Yung na-invite mo may 1-5 kasi meron siyang A and B. Ikaw, may 1-5 ka ba? Wala. Kaya dito, hindi totoo yung sabi nila na kapag ka ikaw yung nauna, ikaw yung kikita. Hindi po ganun. Dito sa negosyong to, kung sinong masipag, yun ang yayaman. Ang tanong ko sa'yo, masipag ka ba? Ngayon, kung masipag ka, aba mag-JC ka, mag-member ka rito. Kasi sayang ang sipag mo kung hindi mo na ilalagay yan sa tamang kumpanya, sa tamang opportunity. Yang kasipagan natin, ilagay natin sa tamang sistema. Ito na po yung pinapakita ko sa inyo. Clear? Proven na po ito. Ang dami nang yumaman sa JC. Niwala kayo sa akin. O ang tanong, one leg income, paano kakikita sa one leg income? O ganito kasimple, wala kang 1-5. Huwag kang malungkot. Bakit? Sa bawat 1-5 ng taong naimbitahan mo, ikaw may 300 pesos ka riyan. Ibig sabihin, pag yung naimbitahan mo, meron siyang left and right, A and B, meron siyang 1-5, ikaw may 300 ka. Ibig sabihin, every time na kumikita siya ng 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5 niya, ikaw, 300 ng 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 300. Clear o very clear? Ibig sabihin, kahit na wala ka sa B group, pwede ka pa rin kumita? Yes. Maximum na pwede mong kitain? Maximum na pwede mong kitain? Sorry. Maximum na pwede mong kitain, 3,000 pesos araw-araw sa kitaan na to, one leg income. Pangalawa, pwede kang kumita linggo-linggo, 21,000. Pwede kang kumita rito ng 90,000 pesos buwan-buwan. One leg income pa lang yun. Panglima, nakitaan. O, panglima na tayo. Nagsimula tayo sa retailing, benta-benta. Pangalawa, referral. Pangatlo, referral match income. Pangapat, one leg income. Panglima, nakitaan. Panglima, nakitaan. O, passive sales match commission. Paano naman tong passive sales match? Ikaw to, meron kang grupo, A and B. Di ba dadami yung member mo? Di ba dadami sila? Kapareho nang nangyari sa akin? Di ba yung mga taong yan, bibili ng mga produkto ng JC? Bibili ng sabon, bibili ng kape, bibili ng supplements, tama? Ang suggestion ko, bilhin nila mga JC Premier products. Every time na bumibili ng JC Premier products, yung mga yan, ikikredit po yan sa account mo. Lahat ng bibilin nila, ikikredit yan sa account mo. Ngayon, pag may bumili, umabot 20,000 sa left, 20,000 sa right, magkakaroon ka dyan ng 100 points kada 20,000. Every 20,000 sa left and right na benta, automatic, may 1-5 ka na commission bilang passive sales match commission. Ito maganda. Kahit na natutulog ka, basta't may bumibili ng sabon, bumibili ng kape, bumibili ng supplements, bumibili ng napkin niya, ng vitamins niya, automatic may income ka. Yun yung tinatawag na passive sales match commission. Alam mo kung bakit kami nagsisipag dito? Dahil dito. Bakit ako nagsisipag mangimbita ng tao? Para darating ang panahon, kahit na natutulog ako, every time na may gumagamit ng produkto, aba may income ako. 1-5 ka ng 1-5 every time na may bumibili A and B group mo. O left and right group mo. Clear? So lima yung kitaan. Sana clear sa inyo yan. O recap tayo. Potential ng kitaan, number 1. Pwede kayong kumita 15,000 araw-araw dito. Pwede kayong kumita 105,000 linggo-linggo. At pwede kayong kumita 450,000 pesos buwan-buwan sa isang account. Isang account pa lang yan, ha? Kasi pwede kayong bumili ng 3 slots ninyo. Pagka 3 slot, ibig sabihin tatlong 17,000 yung bibilhin mo na account. Ang potential ng kitaan, 1.3 million. Ang riders mo, 300. Pwede mong i-recruit. Kasi ang isang slot, entitled yan sa 100 na rider. Tag tatlong slot ang binili mo, 300 yung potential ang rider na pwede mong i-recruit. Ibig sabihin, mas malaki pwede mong kitain. O pwede ka rin kumita ng mas malaki pa sa 7 slots. Depende kung anong gusto mo. Na pwede ka riyan, pwede kang kumita 3.1, ang rider mo naman 700. O kapag ka 15 slots naman ang binili mo,
Ang kitaan diyan 6.7 million maximum. O ang rider mo 1,500. O kapag ka 31 slots naman ang investment mo rito, o ang kitaan diyan 13.9 million one buwan. Ang rider mo o di nasa 3,100. O ganun karami ang rider mo nationwide. O ibig sabihin, mas maraming slot, mas malaki pwedeng kitain. Yes. Pero okay lang naman kahit isang account lang bilhin niyo yung 17,888. Pero kapag kami naitabi ka diyan, kaysa maubos 'yan, ay i-invest mo na lang dito. Bili ka na lang ng maraming account mo para ma-secure yung future ninyo. Okay ba tayo doon?